depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Manipulahin ng ex pabalik sa iyo. Of course, yung maririnig yung sagot dito is actually no contact. Wala naman nagbago. But the question is, do you have what it takes? Can you do the take risk? Yun yung pinaka dapat natin pag-uusapan dito. Because if you want to manipulate a person, it requires risk. O ito yung parang sugal. Sabihin na natin na dito magkakasubukan kung kaya mo ba o hindi. Of course, bago mo gawin ng no contact rule, nagre-require ito ng isang sugal. Kasi ang tendency kapag nag-no contact rule ka, sa totoo lang, pwede siyang mawala lang habang panahon at habang buhay sa buhay mo. Ganon ka, laki yung take risk kapag nag-no contact rule ka. Pero for me, mas take risk pa rin kapag kinokontact mo siya lagi kumpara sa no contact rule. Take risk man ang no contact rule, mas take risk naman yung pagkukontak mo pa rin sa kanya. Dahil kapag kinokontak mo lagi yan, mag-e-end up ka kasi sa friend zone eh. Kapag nag-end up ka dun sa friend zone, dun ka madadali, dun ka mayayari. Mas mahihirapan kang ibalik yung relationship nyo because yung kapartner mo is itatrato niya na itong relasyon na to ay okay na. Okay lang kayo dun sa stage na wala kayong commitment, okay lang kayo dun sa stage na usap lang, okay lang kayo dun sa stage na parang kaibigan lang or friends with benefits lang, okay lang kayo dun sa stage na ganun. Yun yung mafe-feel niya once na lagi mo siyang kinokontak. Parang, oh, masasanay siya sa ganitong stage, mafe-feeling comfortable siya sa ganitong stage hanggang mawalan siya ng respeto na magbigay ng commitment sa'yo. And that's the problem. Now, if you want to get your ex back, pwede dun sa ganong paraan, dun sa kinokontak-kontak mo siya. Pero, to be honest, hindi ganon kataas yung chance. Unlike kapag ginamit mo na itong no-contact rule, na kapag nag-no-contact rule ka, hindi mo siya kakausapin for couple of days hanggat hindi siya nagre-reach out sa'yo. And I'll assure you, sa dinami-dami ko na naging clients, magre-reach out at magre-reach out din yan sa'yo. However, meron ka bang balls? Do you have what it takes? Kaya mo bang mag-take risk? Kasi kapag nag-no-contact rule ka, talaga mag-take risk ka. Kaya ang pinakapag-uusapan natin dito ngayong araw na to is, kaya mo bang sumugal? Kasi kung hindi mo kayang sumugal, ibig sabihin, hindi mo kaya magmanipula ng tao. At isa sa part ng relationship is yung pagmamanipula. Kapag mas mataas ka doon sa relationship mo, kayang-kaya mo siyang manipulahin. Now, if you want to manipulate your ex, then you need to have what it takes. And that is what we call taking risks. Dapat marunong ka makipagsabayan. Ang pinakatanong dyan is, paano kapag nawala siya sa'yo sa habang panahon, sa habang buhay, kaya mo pa ba? Right? Kaya mo pa bang magstay? Kaya mo pa bang manatili na mag-isa? Kaya mo bang maging independent? Kasi yan yung mga ano eh. Yan yung mga consequence, yan yung mga pwedeng mangyari. Once na nag-no contact rule ka, ang tendency, pwedeng mawala siya sa'yo sa habang panahon. Pero kung meron kang guts, kung meron kang tindig, kung kaya mo maging independent, then kaya mong gawin yun. And then all you need to do is to do the no contact. At oo, may possibilities na mawala siya sa'yo, pero mataas din yung possibility na bumalik siya sa'yo. So ang ibig sabihin nito, once na nag-no contact ka na, sa madaling salita ay sumugal ka na din. At yun yung masasabi ko sa'yo, gusto ko na sumugal ka, gusto ko na itaya mo lahat ng meron ka sa no contact. Why? Kasi gusto kong matuto kang maging independent. Kasi win-win situation din to. Kapag nawala siya ng habang panahon sa'yo, at least napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong maging independent at kaya mong manatiling matibay kahit ikaw lang mag-isa. Diba? Pero kung magbabalik siya sa'yo, ikaw na bahala mag-decide nun kung tatanggapin mo siya o hindi. Isa lang ang strategy para manipulahin yan. Kailangan mo lamang matutunan na i-execute na maayos sa no contact rule. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng tibay. Kailangan mo matutong mag-take risk. Dahil ang mga taong hindi marunong mag-take risk, akala nila hindi sila nagte-take risk. Porket nakikipag-friends-friends ka pa, chinachat-chat mo pa, nire-reach out mo pa, akala mo okay lang. No. Yun yung tunay na take risk dahil nilalagay mo sa risk yung relationship nyo na manatiling friend zone at mas mababa pa kaysa sa relationship or sa
pagiging partner. You know, pero kapag nag-no-contact ka, mabibigyan mo siya ng some sort of tinik sa lalamunan o tinik sa utak niya para isipin ka niya, para alam mo yun, para mag-effort siya na hanap-hanapin ka niya, para hanapin niya yung presence mo. Binibigyan mo siya ng challenge. Kaya for me, ang tunay na take risk, yung kapag lagi mo siyang nire-reach out. So kapag hindi mo na siya gaanong nire-reach out at nag-no-contact ka na, totoong nag-take risk ka na. Totoong sumugal ka na dun. Pero at least dun, kapag napanalunan mo siya pabalik sa iyo, talagang masasabi mong price yun. Talagang masasabi mo na bumalik talaga siya sa iyo kasi na-miss ka niya, kasi mahal ka niya, kasi hindi mo siya pinilit. Kasi nagkasubukan eh, noong mga moment na wala ka dun sa life niya. At noong mga moment na wala ka dun sa life niya, nag-decide siya na mag-step up, na habulin ka at hanapin ka. Kaya, if you want to manipulate your ex, take the risk. Matuto kang mag-take risk. So, yan lamang sa ngayon. Thanks for watching.